Tubig baha sa ilang lugar sa Misamis Occidental, kaya naman ang mga residente, kanya-kanyang linis ng kanilang mga bahay. Good news din dahil dalawang residente sa bayan ng Claveria ang na-rescue. Si Katlea Antonio sa detalye. Rise and shine, Katlea. Ito ang iniwan ng humupa ng matinding pagbaha sa Oroquieta, Misamis Occidental. Putik silang mga bahay at infrastruktura. Kahit patuloy pa ang pag-ulan, sinimula na ang clearing operation upang matanggal ang makapal na putik, kasabay ang pakiusap ng LGU sa mga establishmento at ilang negosyo na magbukas na upang may mabilhan ng pagkain ang mga residente. Binigyan na rin ng family food packs ang mga apektadong pamilya. Hinatira na rin ng tulong ang mga bakwis sa evacuation centers. Sa Misamis Oriental, maswerteng nakaligtas ang dalawang residente ng sityo Mamato, Barangay Binalwang sa Claveria. Sa ikinasang search and rescue operation ng 16th Infantry Maglilingkod Battalion ng Magalaslay doon, naging maaga pang mga ito sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster relief operations. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Llorente Eastern Samar na isa sa pinakamatinding naapektuhan ng pag-ulang dala ng shoreline. Walang namatay sa lugar, ngunit apat ang naiulat na nawawala. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.